Good afternoon. Hello? Hello, Ma'am Kat. Hello, ma'am. Kathleen, yes, good afternoon. Oo, mag-webcam ka lang, ha? Sige, At ma'am. ayan, mga attendees natin. Ayan. Hello po, Ma'am Lolita, Ma'am Sir Eliezer. Parang bago si Sir Eliezer. Ayan. Ganda-ganda naman ni Ma'am Kathleen. Nakamute ka, ma'am. Ayan. Okay na, ma'am. Ayan. Can you hear Okay me? na. Yes, I can hear you now. Clear. Ayan, malakas ang ulan dito sa amin. Sobra, no? So, at least you are already a panelist. So, in case po, ayan, si Pastor Shemdeka, i-include ko na rin siya sa panelist. Kasi, ayan, baka kasi biglang mawala na naman ako. Sobrang lakas po ng ulan dito sa amin ngayon. Sa inyo, Pastor. Malakas ba? Taga-Rizal din si Pastor, eh. Ma'am, Opo, malakas ba ulan dyan ngayon? wala pong ulan. Naan sa akin, ang lakas po ng ulan. Angono Sa po Rizal ba kayong po. banda? Angono Anggo, Rizal. no? Doon sa Bandaron. Madilim nga po doon. Tanaw ko Opo, dito eh. sobrang lakas ng ulan. So, talagang kailangan ano ko na, dalawa na kagad yung panelist na pin-remote ko para whatever happens, nandiyan kayong dalawa. Ayan, so Apo. kamusta po ang inyong weekend? Ayan, napakaganda ng ating NFP last Friday, no? Sayang wala si Ma'am Kathleen, pero thank you so much, Pastor, sa pagstay last time, and marami pong natuwa at sobrang naintindihan daw po nila yung galaw at explanation ninyo sa market last time, last Saturday, last Friday. Sir Elizar, Opo, good ma'am. afternoon po. Ayan, so mapapadalas ang pagstay ni Pastor Shem sa ating mga webinars. May mga Thank you. request na actually I received some messages no requesting na si Pastor Shem din ang mag-discuss sa mga future na webinars natin. We'll see. Let's pray na ma-approve yung request natin para si Pastor Shem yung ating maging speaker no. Who knows? Yun nga sinasabi ko, I really want everyone mag-groom sa pagtuturo at saka po sa pag-aaral natin kasi siyempre lahat po tayo ay nagsisimula pa lang. So napakaganda po na sa atin mismo magmula yung ating magiging speaker or tagapagturo. So nakakatuwa po, Pastor Shem. Thank you so much po. Sir Welcome, Ian, ma'am. kamusta po? Si Sir Enrique, ayan. So si Sir Christian andyan din. So marami na, no? Si Sir Romel, ayan. Si Ma'am Isa, I saw her. Ayan, ayan. Ma'am Isa, hello po. Ayan, so, Hey, ma'am, excuse po. yes po, go Ma'am, ahead, excuse sir. po. Pwede niyo ma'am i-promote si Ma'am Kathleen as co-host just in case may ma-disconnect Mawala. kayo ganyan. Teka, ha? Apo. Okay. Oh, Apo. okay. Alright, ayan. Co-host na po siya. Okay, sige po, ma'am. Ayan. Oo nga, nakalagay siya sa panelist lang pero hindi siya naka-co-host. Ayan. So, inaantay lang natin si Sir Nathan. Medyo busy-busy Sir Nathan. Actually, kachat ko pa siya kanina, no? So, intayin lang natin si Sir Nathan para sa ating tawag dito, webinar for tonight. So, ang topic natin ngayon is technical analysis. Ayan, teka lang. I-message ko lang siya baka kasi sobrang busy. Nalimutan tayo. Ayan, so ang topic natin ngayon is about technical analysis. So dito guys, sa technical analysis, marami tayong matututunan, of course. And isa po sa topic natin is yung mga indicators, no? Indicators po yung mga tools na ginagamit para po maintindihan natin yung at mabasa natin yung market based on these tools na na-discuss natin. Actually, hindi naman na-discuss specifically, pero at least nadaanan natin last time. Itinuro kung paano ipa-plot, no? Guys, ang dami po ng indicators kapag ka na kita ninyo sa MT4. Pero of course, hindi naman po yan kayang ituro lahat. So kung saan po kayo mas magiging komportable. Ako po, tatlo po yung ginagamit ko, no? So yung iba, hindi na gumagamit ng indicator. Yung iba, candlestick lang. Candlestick formation na sinasabi. Yung iba naman po, support and resistance. No? Medyo technical na po yung terminologies na ginagamit natin kasi nasa advanced na po tayo. No? Advanced training na ito. So, meron po mga support and resistance, supply and demand po yung ginagamit, price actions. So, it depende po. Hindi po natin kayang, hindi po natin pwedeng hanapin sa isang speaker na ituro sa atin lahat ng indicators. Kung saan lang po tayo komportable or kung ano lang po yung ginagamit nila
Yun po yung tinuturo nila. Then if tatanungin niyo po kung hindi nila ginagamit yung iba, so syempre po hindi po nila yun masasagot. No? Better yet, if you want to explore, pwede naman po. Kung lahat po ng indicators gusto nyo ilagay, depende po hanggat naiintindihan ninyo at nababasa nyo yung inyong chart. Okay? So inaantay lang natin si Sir Nathan. So meron bang bago ngayon as in first time? First time, konti po tayo. Invite kayo guys kasi ano, maganda po yung topic natin ngayon. Yung last time, fundamental analysis tayo. Then, non-farm payroll. No? Nakita nyo kung gaano ka-volatile yung market during that event. Sabi ko nga, most awaited event yan sa US market. So, na-try nyo ba? Na-experience nyo ba? Kumita ba? O medyo tumagilid tayo? Depende po sa naging response nyo. Actually, di ba sobrang baba nung from the previews, which was 205,000, tapos naging 203 ang tama ba ako doon, Pastor Shem? Naging 203 ang yes, forecast. Ma'am. Yes, ma'am. Tapos ang naging actual is 187,000. So definitely bad sa US. So dapat lahat ng USD pairs na based ang currency is naka-sell po siya, no? And then doon naman po sa mga naka-quote ang USD, naka-buy po lahat po ng inyong base na hindi po USD. Ayan. So at least naintindihan po natin, no? Napaka basic po nun, pero na marami pong na nagkakamali or marami po ang hindi po makasunod sa ganung ano, sa ganung instruction. Ayan na si Sir Nathan. Welcome Sir Nathan. Good evening po. Hello. Hello. Ayan. So, po. So, ipopromote ko na ulit si Sir Nathan as co-host para makapag-present siya. Ayan. So, ang topic natin ngayon is about technical analysis, Sir Nathan, no? So, nag-stay po sa amin si Pastor Shem last Friday hanggang sa nag-NFP. So, naipakita namin sa ating mga participants or attendees yung naging effect ng non-farm payroll na mas mababa po yung forecast. Ay, sorry, mas mababa ba yung actual kesa po dun sa forecast na lumabas na report noong Friday. So, lahat po ng USD base is nag-sell and lahat po ng mga naka-quote ang USD is naka-buy. Ayan. So, na-experience po namin yan last Friday. So, sarap, no? Actually, ang haba, no? So, nakita rin nila kung gaano lang kabilis yung response ng market and then babalik na rin po dun sa dati niyang ano, galaw. So, ayan. Napakita natin yan. So, we still have 2 minutes. Bago mag 6 o'clock. So please guys, invite more your friends po, your family para po mas maintindihan nila ngayon. Meron ba tayong bago? Sir Russell, kamusta po? Ayan, nandiyan at naka-attend si Sir Russell. Si Ma'am Belen, nandiyan din. So meron bang bago? Wala po? Bago as in super new, as in beginner. Bago lang po umaten ng webinar? Si Sir Mark Francis. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. So, meron ba? Walang sumasagot. So, ibig sabihin lahat to is mga naka-attend na. No, naka-attend na. Ano lang po, invite lang po kayo. We still have time naman, no, para to invite. Kung meron po kayong mga tanong na topic na napag-usapan na natin last time, pwede nyo pong itanong para bago tayo mag-start kasi this is a new, ano po, new topic yung pag-uusapan natin ngayon. Wala? May tanong, ma'am. May tanong, ma'am. Sige. Si Elias, asan ang sir? Tanong? Meron ba? Saan Opo. Nakalagay? Sa chat? Sa chat po. Webinar chat. Okay. Ang sabi niya ay, meron bang shotgun ngayon? Ngayong 8 p.m. Shotgun trade siguro yun. Ay, shotgun trading. Meron trading ba yan? Tama ba? Apo, feeling ko yung po yun question po yung... is Sir Eliezer. Sir Eliezer. Apo. Wala po, ginagawa lang natin Sir Eliezer yung shotgun trading during non-farm payroll and that was Friday po, last Friday. So nagawa na po natin yun. So if you want po, meron po kasi kami mga recorded video na pwede naming isend sa inyo provided po na meron na tayong verified live account sa Tickmill para po ma-send namin sa email address ninyo. Basta send nyo lang po or leave your email address after the webinar para po ma-send ni Ma'am Kathleen sa email ninyo once verified na po yung account. Okay?
So, pwede rin po kayo magtanong kay Sir Nathan about what is that shotgun trading na sinasabi since nabanggit nyo na, no? But again, ang topic kasi natin ngayon is about technical analysis. O yan, 6 o'clock na. The normal na sinasabi po natin, we start ng 6 o'clock so we could finish it 8 o'clock. Para in case marami kayong tanong, mas ma-entertain po natin, no? So, before we start, as what we always do, sinasabi po natin that we do respect your faith, your organizations, your religions, and your beliefs. So, but please allow us to do pray before we start and we end this webinar. So, again, may I invite everyone to join us. Pastor Shem, please lead the prayer. Thank you. Thank you po. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for this night. We thank you for the knowledge na i-impart sa amin ni Sir Nathan. Maraming salamat, Panginoon. I-ready mo po ang aming mga pag-iisip. I-ready mo po, Panginoon, ang aming attention. Makafocus kami. Ang aming internet connection, Panginoon, ay isaayos mo po. Wala maging distraction. At tawa, Panginoon, ay tunay na maintindihan namin ang mga tuturo sa amin at bigyan mo rin kami, Panginoon God, ng lakas ng loob kung kailangan namin magtanong ay ma-raise up namin agad ang tanong na yon at masagot, Panginoon, para sa aming kaunawaan sa pag-aaral na ito. Pagpalain mo, Panginoon, si Ma'am Sally, ang Tikmil, si Miss Kat, si Sir Nathan, Lord, ang bawat isa ay nag-e-enjoy, Panginoon, sa free webinar na ito. Ito, Panginoon, ay niloob mo na mangyari sa aming kapanahunan. Maraming salamat po. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you so much, Pastor Shem, sa prayer na yan. So, guys, again, ako po si Sally. No? Ako po ang country manager ng Tikmil. And ang Tikmil po has been operating dito po sa Philippines for almost 8 years na po. And so far, lahat po ng ating mga clients is happy naman po, no, with Tikmil. So, and we are having our guest po for tonight. Oh, by the way, I have Miss Kathleen with me. Siya po ang ating account manager. Siya rin po ang mag-a-assist sa inyo for account-specific concerns. If may tanong lang po kayo, you can reach her sa Facebook po niya. And kay Pastor Shem po, actually, pwede nyo rin po, isa rin po siya sa MIB ng Tikmil that could assist you guys. And by the way, before we start, I would like to introduce to you our speaker for tonight, and he is one of my mentor, and he's been into this business for almost 30 years na. So when it comes to knowledge, experience, and all the rights, para po tayo ay maturuan at matulungan sa forex trading na pag-uusapan natin ngayon. So none other than Mr. Nathan Jensen. Thank you so much, sir. Good evening po. Thank you. Thank you so much. Magandang gabi sa mga participants natin. And thank you Tikmil for having me here tonight, no? Dalawa lang po yung i-request ko na ground rules natin. Ground rule number one, should you have any questions, don't hesitate to ask. Put them on the chat box. Sa chat box, ha, hindi sa Q&A. Don't even bother raising your hand. Just type your concern, your question on the chat box. Pastor Shem and Kathleen will be more than happy to read them. And then will ask me to attend to the question, no, by voicing the questions right there and then. So sana po, kung meron kayong mga questions, lagay nyo kagad para mabasa nila Pastor Shem at ni Miss Kathleen at saka ni Miss Sally. Now, ground rule number two. Siyempre, yung itatype yung concern o question, related doon sa topic on hand. Huwag naman yung napakalayo. Kagaya, kunwari, technical analysis ang topic natin. Biglang magtatanong kayo ng fundamental question. So, medyo, di ba, mauusog tayo. So, ayoko naman masayang yung oras ninyo. So, sana, no, malinaw yung ating ground rules para naman tuloy-tuloy tayo. Swabe yung process natin, okay?
So ito na nga, no? Moving forward, no. This is the topic for tonight, no? It is about technical analysis. Advance na po tayo, ah. Hindi na po tayo dun sa mga newbie question or intermediate questions. Medyo advanced questions na yung topic natin, ano? Sorry, hindi questions, but the topic. But should you have any concerns, do not hesitate to ask, okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay, ano yun? Miss Pasochem? May question. Hindi ko na sinagot dahil sinagot na yata ni Pastor Chef. Okay. Yes, sir. Technical analysis is basically this, no? Teka lang, nawawala yung mouse ko. Ayun. It is basically the discipline of forecasting the direction of prices through the study of past market data, primarily of price and volume. So, keywords dito, no? Past market data, price and volume, no? Sa stock market, no, if you are trading the stocks, the local stocks or even the New York or London stocks, no, it's normal for you to visualize the volume kasi given yan, no? Let's say dito sa Philippines, magbebenta ang San Miguel share, so okay yung numbers, alam nung ang San Miguel ilang shares ang ibebenta niya at tapos i-distribute yan sa mga brokers. May volume, may number yung volume. But in the forex market, hirap gawin yan. Alam niyo kung bakit. De kasi buong mundo yung pang usapan dito. Diba? So, hindi natin ma-compute yung volume. Yung price, syempre nakikita natin yan. Magkano ang peso-dollar ngayon? Alam natin yung price. Pero, hindi natin alam kung gaano kadami ang naging transaction ng dollar at ng peso for this particular day on a Monday, no? So yung volume sa atin eh parang synthetic lang, no? Hindi siya actual, no? Makikita nyo dito sa aking chart yung color blue yung sa ilalim, yun yung volume. Pero artificial yan or synthetic. Ang makikita ninyo, yung actual price, yung value ng price, naka-indicate. Okay. Meron bang tanong? How to create an account? Okay. Now, if you are already familiar with the MT4, dahil kasi dumaan na kayo dun sa first two sessions natin, and this is introduction to Forex and introduction to the MT4, edi I'm pretty sure you have downloaded the platform, no? Yung MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Or you logged on to the web browser, no? But in the event that we are talking about MetaTrader 4 on the desktop, majority of the topics here are on the desktop, no? So hindi siya comparable sa mobile devices. Merong mga commands or tools na available sa desktop na wala sa mobile devices. So I hope you understand the limitations of the tawag dito of using the mobile device and
comparing it to the use of the laptop, no? Okay, so dun sa MT4 or MT5 desktop or laptop application, no, merong tatlong charts na medyo sikat na sikat gamitin ng karamihan traders, no? Number one is the line chart. The second is the open, high, low, close, or commonly known as the bar chart. And then the third, ito yung favorito ng karamihan. It's called the candlestick. So, pag-uusapan natin ngayon yan. Konting description lang dahil na-discuss na ito sa introduction nyo sa MT4, di ba? Okay, so let's talk about the line chart first, no? Yung line chart, normally ang pinaplot niyan sa chart ay yung closing price, no? And to be able to create your chart to be a line chart, all you have to do is click on this icon. Nasa MT4 yan, no? And then magki-create na yun ngayon ng puro closing prices, no? From the time, from the previous to the present. So, yan yung line chart. Ang limitation lang dito, syempre, closing lang yung nakikita natin. Hindi natin nakikita yung relationship nung opening, yung high, yung low, at saka yung closing. No? Closing nandito dito. Isang linya lang. So, yung mga gumagamit ng line chart, kadalasan ginagamit ito kapag ang trades nila yung long term. Pag sinabi kong long term, ito ay maabot minsan ng taon. No? Hindi siya applicable. Well, in my opinion, in my experience, hindi siya applicable sa intraday trading, no? Applicable to sa mga long term shots, like gumanda ang interest rate ng Aussie dollar, so I plan to trade the Aussie dollar for long term because of the new interest rates. May mga dahilan kung bakit mo ititrade yan long term, no? So dito siya applicable, dito siya madalas ginagamit ng mga traders kapag ang trade mo ay long term. Now, kapag naman short term, no, ito na yung darating na yung short term, pwede na dito yung intraday, pwede na ito yung overnight trades, no. Whatever it is, ito na yun, no. Kadalasan, ginagamit ito doon sa open, high, low, close chart, no. Makikita naman yan, kapag binuksan mo yung chart mo, ang yung MT4 at lalabas dito, ito yung icon na yan, no? Ang maganda rito is that all sources that I find important to me are all indicated on the chart, no? Iba lang ang kulay, pero isang kulay lang yan kapag tinitingnan natin dito sa chart. Now, there are two types, no? And this is based on the relationship of the opening and the closing, no? In a bullish bar, the opening is lower than the closing. Siyempre, merong high, merong low, no? But in the bearish bar, yung opening mas mataas kaysa sa closing, no? But it should always still be colored yellow. So, kung i-increase natin ng itsura nito, no? Kung makikita ninyo, malaki-laki na yan. No? Yung nasa left side ng bar na yan, that is the opening. Ito naman, yung low niya, ito yung naging high niya, at dito banda siya nag-close. No? And if you will notice, kung saan siya nag-close, the following time frame, hindi nalalayo yung opening ng kabila. Diba? So dito nag-close, hindi nalalayo yung bagong opening for this time frame, no? And then ito yung low, ito yung high, ito yung closing. So hindi rin nalalayo yung bagong opening
high, low, and then closing. And of course, this is a gap. Merong gap yan minsan. So on and so forth. The problem with this is that what if I want to identify the particular time frame, no? Gusto ko malaman kung bullish o bearish, di ba? Malalaman kung bullish yan kapag ang opening mas mababa kaysa sa closing. Malalaman kung namang bearish yan kapag ang opening mas mataas kaysa sa closing. So ito bearish, ito bullish, ito bearish, ito bearish, bullish, so on and so forth. So medyo malilito ka, no? At na tatagal yung usapan dyan. So, oops, sorry. Nasaan na? Oh, dear. Sandali, ah, nagkaroon ako ng technical glitch at umusod masyado yung aking slide. Nasaan na ba ako? Ito. Ayan. So, going back. Medyo magulo, no? Hindi mo makikita. And this is where the candlestick comes in, no? Yung candlestick naman kasi, no, it is formed by using the same principles of the open high low close or the bar chart, no. Ginagamit 'yan dito sa candlestick. However, there is a very big difference. And it comes to how you put it together, no? Meron siyang color coding. No. In this case, kinulayan siya ng puti kasi nag-open low at nag-close high. So kukulayan siya ng puti. Siyempre, merong low, merong high. Yung kabila naman, kukulayan ng itim kasi nag-open high and then nag-close low. And of course, there is also the low and the high. Now, bakit sa tinawag na candlestick? Kasi mukhang kandila, di ba? Di ba, ang kandila ay sa gitna, mayroong mitsa o wick na tinatawag. Pag tinunaw mo yung wax sa ilalim, lalabas uli yung wick. So, ito pa rin yun, di ba? Parang kandila pa rin. Di ba? The only difference here is that the candlestick bodies or the wax are presented to you in color-coded sequence. It will be colored white if it opened low and closed high. It will be colored black if it opened high and then it closed low. Napaka-simple, di ba? Napakadaling intindihin. No? And on the right chart here, if you will notice, no, doon sa bar chart or the open high low close chart, mahirap i-identify ang bullish time frame at saka ang bullish chart at ang bearish time frame. Napakahirap i-identify. Talagang susuriin mong isa-isa yan. Whereas, in the candlestick, matik na eh. Diba? The system automatically detects it to be bearish when it opened high and then it closed. So, it will be automatically painted white if it opened low and then it closed high. So on and so forth, no? So, sa akin, kaya naging popular din ito sa karamihan ng mga traders kasi kitang-kita naman kagad kung bearish o bullish yung effect nito sa current market ano conditions, no? Meron na ba mga tanong? Okay, so hindi pa naman technical analysis related yung mga tanong. Sinasagot na nila Shem at sa kanila Miss Kathleen. Thank you very much, no? Okay, now to process to make your chart into a candlestick chart, makikita ninyo yung icon na yan. And then if you hover your icon to the, if you hover your mouse to the icon, lalabas
naman dyan yung on the right track really, change to candlesticks, no? Now, sir, medyo nag-ano po? Napuputol po now, kayo. About the significance of the wick or the and the body. Ayan. Hello guys. Medyo may ano internet connection issues kay Sir Nathan. Pero sir, andyan na siya ulit. Hello, sir? How about ayan, medyo, ayan, okay na po, sir. Opo. Okay na, sorry ha. Okay. Going back. Asa na ako? Let's now talk about the significance of the candle itself, no? Let's sir, define wala them. Po presentation. Ha? Nawala po sa screen, yung share screen. Okay, hold on. May napuputol pa ba ako? So far, sir, ngayon okay naman po. Paano ko? Okay, share screen. Ayan. Lumalabas na ba? Hindi pa rin. Wala pa po, sir. Wala pa po. Wala pa po. Ano ba nangyayari? Yan. Yes, sir. Meron po. Uy, ba't nawawala? Ayan. Yeah, okay na? Kita na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, let's talk about the body or the candlestick itself, no? Yung mga wick or yung mga mitsa, no? Ang tawag natin diyan ay shadow. Meron lang difference, no? Upper at saka lower, automatic na natin 'yan. And then there is the real body. Now, the significance of that is that the body determines the pressure, no? The pressure is whether if it's painted black or white, no, it will determine the pressure. So the more bullish candles that we see, you will see the determination of that particular movement to be either bullish or bearish, no. Now, as far as the shadow is concerned naman, ito naman yung mga wicks, no. This determines the dominance, no? Pag sinabing mas dominante ang mga buyers, ibig sabihin, mas maraming bumili nung time na yun kesa sa mga nag-sell. Kasi nga, kaya nga mas mahaba yung bullish kesa sa bearish. So, this is the situation now, no? Every time na nakakita kayo ng kandila, ito yung parating yung iisipin. Asan ba ang pressure? Makikita ninyo yun sa kanyang candle body, no, sa candle. Tapos makikita naman ninyo yung dominance dun sa mga shadows. Di identify lang ninyo kung mas mataas o mas mahaba yung tawag dito, yung upper shadow kesa sa lower shadow. Okay? So ito, ngayon, iba naman ang kulay, no? Color green kapag bullish yung candle natin. Tapos, colored pink kapag bearish. Of course, the shadows are always there.
Now, bakit bullish? Bakit tinawag na bullish kapag ang presyo paakyat? Can anyone tell me? For 5 points. Ano diyan ang ano? Ayun. When attacking, ang bull kasi kapag a-atake, pataas ang atake niyan. Iilalim muna yung ulo para suwagin ka, para ma-hook ka doon sa kanyang sungay. Tapos, i-jerk niya pataas. So, sumusuwag yung bull. No? Ayan, may mga points kayo dyan. And then si bearish naman, no? Eh, bakit bear? For 5 points. Pababa. Tama. Uy. Slow. Yung bear kasi, di ba, para umatake, tatayo muna yun, tataas niya yung kamay niya, tapos pababa yung suwag niya. So, tinawag na bear. Okay? So, yan ang konting terminologies natin, no, para ma-appreciate ninyo kung bakit bearish, bullish. Minsan ng mga traders, pag sinabi yan, Alvin, ano ang sentiment mo sa euro yen? Sasabihin ni Alvin, eh, bearish ako dyan, sir. O kaya si Glenn, o ano ang bias mo, Glenn, sa market ngayon? Sasabihin ni Glenn, ah, dyan, bullish ako. So, dyan nagiging terminologies natin yan. Okay? Now, etong example na to. Let me ask you this question. Alin ang bearish? Yung color red or yung color green? Daming sumagyat. Ayun. Lahat sabay-sabay. May sumabit pa ng konti. Red ang tamang sagot, no? Tama, Lolita, Saldi, red dapat. Ayan. Pero din predominantly, mas maraming green. Kaya siguro green ang nasabing sagot. But the question is, alin dyan ang bearish, eh? Color, is it the green candle or the red candle? Okay, so ito yung ating usapan. Now, there are times that you will see a candle that looks exactly like this, no? Ang tawag namin dyan, no, doji. Ang opening at ang closing halos hindi nagkalayo. Siyempre, lalabas diyan yung mga dominance, no? Kung mas dominante ba ang buying o selling, so it will create a high and a low. But at the end of the day, at the end of this time frame, ang nangyari kung anong naging opening, yun din ang naging closing. So, labitin, no? So in this scenario, whenever I see a doji, no, isa lang ang definition ko diyan, no, when you see a doji, it is considered a market uncertainty, no, so there is no real body. Kung meron mang body, napakaliit na, halos hindi mo na nga makita. Now, whenever I see a doji, ang aking assessment diyan is that not to do anything, no, for this particular time frame or periodicity. Ang maganda dyan, you move on or wait for the next period. Kasi nga, no, it's considered market uncertainty. No, hindi nila alam kung paano ang magiging ano niya, di ba? Remember, pressure ang pinag-uusapan natin dito, eh. Kaya yung body ang
medyo significant, no? Yung dominance lang, eh, hindi naman ano, porque dominant ang buying, eh, doesn't mean that tataas yan, di ba? Pero mas malaki ang possibility na mamayang time frame, mas marami na naman bibili. No? So, when you see a pattern like this, huwag muna kayong pumasok. No? Yan. There are so many types of dojis, no? Daming, alam ko parang mga 18 yan, eh. When you see them, just don't bother to trade, no? Pag next time, marami pa namang panahon, eh. Ayan. Ito. Ito na yung pinaka-importante. Let's now talk about support and resistance levels where price will potentially stall and sometimes even reverse, no? Importanteng-importante ito, no? Sa karamihan. And in fact, ito nga yung pinakamagandang ehemplo. Dahil kasi dito ako nasanay, no? Pero I'm not saying that ito dapat ang gamitin nyo. Wag ng iba. No? So let's now talk about support muna. Support is the price level at which demand is thought to be strong enough to further prevent the price from declining. No? So ang support, kumbaga sa Tagalog, ito yung sahig. No? Ang sahig, parang kung parang sa dollar peso, let's talk about the dollar and the peso. Karamihan for the past several months, no. Parati natin nakikita yung dollar nasa 54, 55, 54 ganyan, di ba? Now, paano bigla natin nakita sa 52 yan or 51? Ang tendency, yung mga traders, they will consider the 50 pesos to be the support. Kumbaga hanggang doon na lang ang pwedeng ibaba ng dollar peso exchange rate. So, whenever they see that, no, ah, ito na yung support. So, ang tendency niyan, magse-set sila ng buy order dun sa malapit sa support, which is near the 50. So, mga 50, 50.60, 50.55, 50.65, no? Saka sila mag-e-enter ng buy order. Kasi nakikita nila na hanggang doon na lang ang ibababa niyan. Di ba? So, kapag mas marami na yung ganyan ang kinoconsider nila, eh di ba supply and demand lang, nalapit na sa 50 pesos yung dollar, ano mangyayari? Mas dumadami ang buyers kesa sa sellers. So yung dominance, makikita natin, no? Mas pressured ngayon ang mga buyers, nagpe-pressure ngayon na bumili ng bumili near the 50 level. So ano mangyayari sa price? Eh di aakyat kasi di ba supply and demand lang naman yan. If people are buying, chances are the banks will increase the price, the value of the dollar peso so that it will arrest the buyers from buying. Di ba? So, ito yung tinatawag natin na support, no? By the time the price reaches the support level, it is believed that demand will overcome supply and prevent the price from falling further, no? So, this is an example of a support. It is just an imaginary line. Okay? So, yung imaginary line na yan, lahat tayo, yan ang iniisip natin. No, in this case, 1.9885. Pero yung sa dollar peso na example ko kanina, no, we consider the peso, we consider the 50 pesos to be a strong support na. So hanggang doon na lang ang pwede niya. Ano. Bihira na ang 49, di ba? Hindi na natin nakikita yung 49 eh. Kadalasan nasa 50 level na yan. So every time the peso reaches 50, but traders tend to start getting aggressive by buying the dollar at that price. So, ito yung support. Now, kabaliktaran lang yan, eh natural, ano? Eh di yung tinatawag nating resistance. No? Yung resistance naman, it is a price level. No?
at which selling is thought to be strong enough to prevent the price from rising further. So, logic dictates that as the price advances towards the resistance, sellers become more inclined to sell, buyers become less inclined to buy. By the time the price reaches the resistance level, it is believed that supply will overcome demand and prevent the price from rising above that imaginary line. No? Ito yung resistance, ito naman yung sa Tagalog na tinatawag natin kisame. No? Habang umakit dyan, no, nare-restrict na yung pag-akit niya kasi dyan na mismo nagbabantay yung mga traders. Balik tayo sa dollar peso. Pagka tuwing lumalapit sa 59.58 ang exchange rate, ini-expect natin na hanggang doon na lang yan. Traders now think that hanggang doon na lang yung iakit ng dollar peso. So they will start, even if they have no intention of selling the dollar, they will start selling the dollar and buying back the peso at that price. No? Kasi alam nila na yung 60 pesos, yan ay yung pinakabubong, pinakakisame, pinaka-ceiling or resistance number natin. So, mas maganda, magbenta ka na dyan, no, ng dollar kasi papaba na siya. Yun. It will be restricted. Bihira na natin, hindi ko pa nakikita ang dollar peso sa 61. So every time it reaches 59, I will enter a trade of selling the dollar at that price. Okay? Any questions so far? Alam mo, parang matatapos tayong mabilis kasi wala nagtatanong. Lahat ng mga nagtatanong dito, nasasagot kagad nila Pastor Sam at saka ni Miss Kathleen. No? So, actually, sir, hindi po sila related sa tech sa dinidiscuss ko. Oo nga eh. So they're listening, but they probably already know what is being discussed, so they have unrelated questions. Okay, so moving forward. Okay, dito naman, makikita ninyo sa chart, no? I created an imaginary line, no? On the Swiss franc, no? Those imaginary lines are defined as support and resistance accordingly. Support sa ilalim, resistance sa itaas. So every time it goes near the support, ano ang gagawin ko? I buy. Every time it reaches near the resistance, ano ang gagawin ko? I sell. So yun yung premise lang dyan, no? Okay? So next time frame, let's now talk about the general trend lines. No? General trend lines are built on the assumptions that price trend. No? Trend lines are an important tool in technical analysis for both trend identification and trend confirmation. A trend line is a straight line that connects two or more price points and that extends into the future and act as a line of support or resistance. No? So, ito yung tamang paggamit ng support at saka resistance. No? And this is in relation to the trend line. If you will notice the trend lines that I created here, no, for the support, it's colored blue. And if you will notice, I am emphasizing it on an uptrend. And for the resistance to be colored red, and I'm emphasizing it on a downtrend scenario. No, kasi may use po yan. Okay, let's now first talk. Sir. Yes? May question na po regarding sa daily discuss. Okay. Anong question? Yung una po ay, yung support resistance ba ay tip ng week? So hindi na sa taas o baba ng body? Oh, good question yan. May mga traders na ginagamit yung wick. No? Meron din mga traders na ginagamit lang yung body. No? So when creating support,
lines or resistance lines, they're referring to the, wait, some traders are using the wicks, some traders are using the body. Yon. So, ayun, kay Ms. Belen. I hope that answers the question. Si Eusebio, pwede po dollar yen ang example kasi kapag peso, medyo malaki po ang spread. Yata nun. Tama po ba, sir? Eusebio, I'm only using the dollar peso kasi alam natin, halos lahat naman tayo dito eh, Pilipino. Alam natin yung current exchange rate ng dollar at saka ng peso. Ikaw ba, kaya mo bang sabihin na for the past 6 months, ano yung resistance ng yen sa dollar or support ng yen sa dollar? Pero pag sinabi nating peso, siguro naman, Eusebio, aware ka na hindi na natin nakita ang 49 level this 2023, di ba? Nakita man natin sandali lang. At hindi rin naman natin nakita ang dollar peso sa 61 or sa 60 point something, di ba? Nakikita natin yan, 59, 58, minsan nagmumurahan sa Facebook dahil mataas na naman ang exchange rate ng peso at saka ng dollar. So, it is more obvious to use the dollar and the peso rather than the dollar and the yen in this example. Not unless you say you're Japanese and you're very well aware of the current trend of the Japanese yen for the past several years. So, mas magandang gamitin ang dollar peso. I'm just using it as an example. But if you insist that I use it on dollar yen, sige, we will use it, no? Si John, may particular specific time frame po ba? Or ano to? Hangganan for that matter. Yung support and resistance. John, ginagamit natin ito sa lahat ng time frame. Whether it's 1 month or 1 minute. So it doesn't matter which time frame, no? But as far as support and resistance is concerned, it can be used on all time frames. So yun po. I hope that answers the question. Okay, general trend line. An uptrend line, no? Para ma-define na uptrend line, it has a positive slope. Ibig sabihin, pag sinabing positive slope, pataas, no? Yun. Now, the second low hindi ito ha. So sa chart, may mga low, may mga high, may low na candle or low na wick, yung tanong kanina, no? The second low must be higher than the first for the line to have a positive slope. So ibig sabihin, paakyat yung linya natin, no? Uptrend lines act as a support and indicate that net demand is increasing even as the price rises, no? A rising price combined with increasing demand is very bullish and shows strong determination on the part of the buyers. As long as the price remain above the trend line, it is considered solid and intact. Okay, this is an example of a solid and intact upslope trend line. And if you will notice, ang ginawa ko, naglinya ako sa support, hindi sa resistance. I can create a resistance here, di ba? By creating a line, imaginary line. Pasensya na kayo dahil hindi straight yung mouse ko. Ayan. No? Now, ang usapan, the second low here must be higher than the first low here to create a positive slope. So, nung hindi pa nangyayari, nung nandito pa lang yung market, no? Nakapag-create na ako ng uptrend line. And when it happened, the lumapit yung presyo uli sa aking support, this is the time here that I created a buy order. I hope this is clear, no? When I created this buy order, saan ang target ko? Di, syempre, dito banda. Teka, gawa tayo uli ng
dito ako nakapag-sell. Bakit sell? Kasi di ba, ang initial order ko dito ay buy. Ito yung sell. Follow? So I continue being biased on buying on this instrument because I have created an imaginary uptrend line that extends into the future. Dulo-dulo yan. So, ito, hihintayin ko, diba, bumili ako dito, dito ko binenta, so wala na ako sa market. Question, is it practical for me to sell at this price? For 5 points. Sabi ni Belen, sabi ni Glenn, Yen. Actually, walang maling sagot, no? Pwede ka namang mag-enter dito, no? Anticipating na sana eh bababa. Pero paano kung umakyat, di ba? And yun ang problema dyan. So, ako naman, from experience, I will not enter an order here. Hindi ako mag-order dito ng sell. Thinking, hoping, praying na bababa siya sa aking support. I'd rather that I wait for the price come near my support and then enter a new buy order. Dito ako bibili. No? Kasi matibay itong support na ito. Diba? Dito kasi kapag nag-ano ako dyan, nag-order ako ng sell, okay kung bumaba. Kasi yan naman talaga dapat ang intention. Pero paano kung umakyat? So medyo may ipit ka, di ba? So I'd rather wait and then go to the buy order once it has reached my support level here. Okay? Now, paano ba to? How can I delete? Sorry. Erase. Erase ko lang, ha? Sorry, ha? So, here's the example. No? On the live market, no? I created a line, no? So, saan ako bibili? Hintayin kong pumunta ito dito sa support ko bago ako mag-enter ng buy order, no? Of course, I can create my own resistance here, di ba? May tanong ba? Ayun, mga points lang. Okay. Do you follow? And the one thing that I like about this is that, no, it extends into the future. Kitang-kita ko. Di ba? So, pupunta tayo dun sa ano, I will continue sale buying, no? And then pag lumapit sa resistance, I sell it and then wait for it to go near my support again and then buy. So perennial buyer ako dito sa stage na to. No? Yung minsan nawawala na, uy, ang ganda ng presyo na, napakataas na. I-ano na natin, i-sell na natin. Now, pag-usapan na natin yung downtrend line. Downtrend line, of course, is the opposite of the upslope. No? It has to have a negative slope and is formed by connecting two or more high points. Kanina, two or more low points. Ngayon, high points na. No? The second high must be lower than the first to have a negative slope. A downtrend line acts as a resistance and indicate the net supply is increasing even as the price declines. No? A declining price combined with an increasing supply is very bearish and shows the strong result for sellers. No? As long as the price remains below the trend line, a break above the trend line indicates that net supply is decreasing and that there is a change of trend, no?
medyo dinagdagan ko na lang to, pero applicable din to sa upslope. Yan. Ito muna tayo do sa mga common ano natin, no. 'Di ba, yung second high must be lower than the first to create a downslope. So dito hindi pa ako nakapag-enter ng trade. Saan ako nakapag-enter ng trade? Dito na banda. No? So first time ko pa lang yun mag-enter ng trade, but this time it's not a buy but a sell. Ano to yung tanong ni Maya? Ilang times po need ma-hit yung support bago ka mag-enter ng buy? Kahit isang beses lang, kahit lumapit lang siya. Marian, hindi naman kailangan na precise yan. So, papasok agad ako kapag basta malapit na siya sa aking support. No? I'm referring to the support by buying, no? Pero dito sa slide na naka-present ngayon, this is a sell order na doon sa third yellow. No? Hindi na siya buy, but a sell on this part. Sana kung magbabuy back, pagka na di dito na ba? Siguro dito. Lumapit lang yan at nagpakita ng konting ano, break lang kunwari nitong body nung red. Mag-i-indicate na ng buy yan. So, I will probably liquidate my orders at this price level. Now, let's talk about paano ko na-break. Yan. Ito, Amazon, no? So, 1 and 2. Wala pang mangyayari dyan. Di pa ako makapag-enter. Pero nakapag-enter na ako dito sa 3. Anong in-enter kong order? I should have sold here. Tapos, saan ko mabibenta? Somewhere here. Diba? And then, nag-sell ako dito. Nawawala yung mouse ko. Nag-sell ako dito. Nag-buy back ako dyan. Hinintay ko. Wala na akong position sa market. Hinintay ko. Umakyat. Lumapit sa aking support. Sa aking resistance. I sell here. And then, I buy it back here. Diba? Now, nung umakyat dito, dapat ito, this should have been number 5. Diba? So, I sold here. Hindi pa nangyayari ito. Hindi pa nangyayari yan. Dito pa lang tayo. So, ang ini-anticipate ko, ang ini-expect ko, bababa siya. Somewhere here. Within my support. Pero instead, nung pag-sell ko, hindi na siya bumaba. Ano nangyayari? Umakyat na. So, itong break na to, itong break sa line na to, this will tell me that my position is no longer a valid position. Kasi binasag niya na yung aking resistance. So, nung binasag yung aking resistance, I should have closed my position here and then wait for the creation of a new trend line, which is already an upslope. Do you follow? So, pag binasag yung inyong trend line, that is a reversal na. Okay? Ayun, tama, Belen. Ito na yung pinag-uusapan natin. What if lumagpas sa resistance line? Kapag lumagpas, di ba nakasell ako kanina doon sa number 5. Nung lumagpas, that is an indication to me that I may be wrong. And since I may be wrong, at habang malapit pa yung presyo, I will try to liquidate it, no, as little loss as I can. Baka pwede ko pang ma-salvage yung trade na yon by break even. Or even better, kapag nakachupita pa ako kahit pa paano. And then I will wait for it to consolidate and then wait for it to define its trend. Eh dito sa chart ko na to, di ba, sa Amazon, everyone can probably say the same assessment that it is now no longer a downtrend but a reversal. So it is no longer a downtrend but a uptrend na. So pwede na akong mag-create ng upslope ko dito or uptrend line ko. You follow? Yun. So ito yung aking premise dyan, no?
whenever I see a trend line, I act accordingly. You know? Yes, Elizar, kahit green or red yan, no, it doesn't matter. Ang pinag-uusapan natin dito yung overall picture ng chart, di ba? So ano ba yung overall picture? Dito sa Amazon chart na to, ano, a couple of months back, it was on a downtrend. Pero ngayon, no, from October to the present, eh, downtrend pa ba siya? Di ba hindi na? So yung overall picture ang tinitingnan dito, hindi yung kandila, no? Kasi ang pinag-uusapan na natin dito, support and resistance. Okay? I hope I was able to answer your question, Elizer. So moving next. Ayan. Ito ang example ng downslope. So anong gagawin ko? Resistance o support? For 5 points. Should it be, should I make a resistance or should I make a support? Ayun, resistance. Ayun. Tama. Resistance yan. No? Kasi nga, di ba, downslope siya. So, ang premise ng downslope, eh, magtutuloy-tuloy yung kanyang downslope until otherwise, i-break niya yung resistance ko. Okay? Now, let's now talk about technical indicators. Let's define it first. No? A technical indicator is a result of a mathematical calculation based on indications of price and volume. Again, volume is synthetic here. No? The values obtained are used, are used to forecast probable price changes. No? Yan. Ang keyword dito, probable price changes. So, parang nagbibigay sa iyo ng indication na the prices are about to change. Yan. So, buying kanina, ngayon magiging selling na. Yun. Now, to locate where the technical indicators are, you go to chart, you click on the insert and then go to indicators, tapos andyan dyan yan, napakarami niyan. Mga 150 indicators yan. Okay? But we will not discuss all of them here. Kukulangin tayo ng oras, no? At mabibitin tayo. So, I will discuss, no, what indicators I mainly use. Bakit yung ginagamit ko? Natural. Yun yung kusan ako komportable at alam ko gamitin. Hindi, I will not claim to know every indicator on the list. Eh, hindi ko naman ginagamit. So, I cannot vouch for its effectiveness, no? Although, even if you use my own the indicators that I'm using, it doesn't necessarily mean that it will work for you, no? Mamaya, i-discuss ko kung bakit ganun. So, pag-usapan na muna natin ang pinaka-popular sa lahat. No? Ito yung tinatawag na stochastic oscillator. Stochastic oscillator is an indicator that compares where the securities price closed, no, relative to its price range over a given period of time. Now, in the stochastic oscillator, there are two lines. No? It's called the percent K line. But lumabas kagad yun, which is solid, and then the percent D line, which is the moving average of the percent K line. It will be plotted dotted, no? Ito, kagaya niya, no? Ang itsura ng yung percent K line, ito yung solid. And then the percent D line, ito yung perforated, no? Now, if you will notice, it is plotted between 0 and 100. Diba? Now, it will never go below 0 and never go below 100. However, there are two lines that you have to monitor every time. And this is the 80%
and the 20%, no? Kita naman sa chart, nandiyan dyan sila. Okay? Now, ayaw mag-click. Ayaw mag-click. Ayun. When you plot the stochastic, it will appear on the chart below. It will appear below the chart. No? And again, it is below 20 and 80. No, it's between 0 and 100. Ang gamit nito, no, is that kapag nag-fall below 20, that is a signal for you to get ready to enter a buy order. No? Below 20, ah, kapag nag-break ng 20, like in this case, this is the time you buy. Whatever the price is during this time, eh bumili ka. So ito yung order na yan, dito ka nag-buy. And then you hold on to it until, di ba, nag-break ng 80. Dito sa break na to, hindi ka muna magbebenta. No? Pero sinasabi lang sa'yo to get ready. So saan ka magbebenta? Dito. So dito mo nabili, diyan mo binebenta. So did you make money? Yes. No? Yan yung paggamit ng stochastic. You use the 80-20 rule. Okay? Now, why is it that you need to wait for it to break above 20 and below 80? Kasi nga, baka mamaya yan, eh mag-hover pa yan below 20, eh di nasayang lang yung order. Ganun din, kapag nag-hover lang siya below 8, above 80, eh di nasayang lang yung order. And for all we know, no? Baka umakit pa. Kagaya nito, nag-break ng 80, eh ba't ka nag- bakit ka magbebenta kagad? Eh kung nagbenta ka dito, tingnan mo ang inakyat pa niya bago magkaroon ng confirmation na pababa. You follow. So, never anticipate the market. Parang kagaya ng fundamental analysis, huwag mong anticipate yung market. Hintayin mo mag-break ng 20 at mag-break ng 80. Now, para saan ang use ng unang break niya? No? Iba dito, nag-sell na tayo. Iba dito, unang-una, wala tayo sa market, nung nag-break ng 20, nag-buy tayo. We hold on to it until nag-break dito. Diba? So we sell whatever we bought here. So we're no longer in the market, hindi ba? Now, paano kung gusto mo pang mag-take advantage? Eh, ang usapan, eh, you sell once it breaks the 80. So mag-sell ka dito. Tama. Wala namang ano yun. Tama yan eh. Pero, hihintayin mo siya, mag-break ng 20. Di ba? Eh, hindi nag-ano, hindi bumaba ng 20, but instead, umakyat. So, anong gagawin mo? Di ba, nakasell ka na dyan? Since nakasell ka na dyan, nung unang na-break ng 80 uli, it only means that the sell order is wrong. So, the first break of the 80 is the time for you to liquidate whatever is sold on this time frame. No, as much as possible, you get out as quickly as you can. Kasi nga, baka mag-hover na naman pataas, eh na, lalaki lang yung floating loss mo. Okay, so, nag-sell ka dito, unfortunately, hindi bumaba, so you buy it back here. Ibig sabihin yan, you just cut your losses. And then wait for the selling, wait for the indicator to break the 80 again. And when it broke the 80, that is the time that you should sell. And then dito ka magba-buy back. Do you follow? So, buy, sell. Di ba? Nag-sell ka, you buy back here, you sell. You buy back here, you sell. You buy back, you sell there. So on and so forth. No. So, yan yung itsura ng inyong stochastic oscillator. Merong nag-red na question ba? Sir, kailangan po ba both lines, cross 80 o di pwedeng one line lang? Tama, magandang question, Belen. Hindi na masyadong iniisip or ina-account yung moving average, which is the percent D. Ang binibigyan emphasis lang dito ay ang percent
K-line, no? So yung isang line lang yung solid. So hindi na binibigyan ng importance yung ano, yung perforated line. Okay? So next, no? Ayan, ito yung in a better ano, slide, no? May mga signals to buy and then signals to sell. And then buy again and then sell. So on and so forth, no? Ayan. Ganito yung stochastic oscillator. Another description. Ayun. Ito yung example kanina, no? So you buy, hintayin mong umakyat, dito ka magsisell. So tapos ka na sa market. Wala ka na sa market, you sell here. And then, hindi ka dito magbabay. Saan ka magbabay? Dito. Yan. Okay? Huwag na natin i-ano yun. Daming gamit ng ano, no? Stochastic. Next indicator naman is what we call the Fibonacci. Fibonacci, well, it was invented by Leonardo Fibonacci during the Renaissance period, no. Basically ang ginawa niya, nag-add lang siya ng sequence, no, ng series. So 0 plus 0 divide equals 1. So natapos na doon. So ang ginawa niya, 0 plus 1 is equal to 1. And then 1 plus 1 is equal to 2. And then 1 plus 2 equals to 5. 2 plus 3 equals to 8. At 2 plus 3 is equal to 5. And then 3 plus 5 equals to 8. 8 plus 13. 8 plus 8 is 13. So on and so forth. And it will run into millions. Now, nung inad ng inad niya yan, he was able to identify the golden ratio. No? The golden ratio is basically 61.8%. No? Of the three numbers, no, between 13, 21, and 34, no. So yung golden ratio diyan, yung 20, yung relationship ng 21 sa 13 at saka sa 34. Nakuha niya na it is about 61.8%. No. Now, he also, Leonardo also realized that the Fibonacci series or the sequence also happens in nature. Kung titignan ninyo yung thumb ninyo, no, yung joint dyan sa gitna, that is 61.8% of the total length of the thumb. Ganun din if you are talking about your navel, yung pusod ninyo. No? Yung pusod ninyo, eh, that is roughly about 61.8% of your total body height. Kung masyado kayong matangkad na tao, kunwari, kagaya, sino bang matangkad? Si Yao Ming, no? O si Shaquille O'Neal, 6'9". Pag minesure mo yung pusod ni Shaquille, that is roughly about 61.8% of his total height, which is 6'9". I-compute mo rin yung pusod ni Mahal, yung artistang midget, o si Dinkley, yung Game of Thrones, si Tyrion Lannister. Pag minesure mo naman yung pusod niya, it will roughly be 61.8% of his total height. No? Now, may tanong kagad si Marianne. Si Belen muna. Kailangan po ba both lines cross 80-90? Ah, nasagot ko na yung kay Belen. Yung kay Marian naman, accurate naman po yung result ng indicator. Aling indicator? Yung stochastic, Marian? If your question is about the stochastic, accurate naman po siya. Kaya lang, hindi naman, pag sinabi mong accurate, diba, 10 out of 10 or 20 out of 20. Diba? Yun ang accurate. Pero yung ano niya, yung result niya, no, yung kanyang success rate, ika nga. No, without
touching anything, no? Kasi ang problema sa stochastic, pwede mo palitin yung time frame, eh. Yung period. So, pag pinalitan mo yung period, kunwari, ginawa mong 3 yung period, eh, masyadong malikot naman yung line. Pag masyado namang matagal, like 50, masyado namang mabagal yung line, no? Pero masigurado yun. So, hindi ko kayang sagutin yung accuracy niya, no? Pero some of my fellow traders have told me na yung success rate ng stochastic umaabot minsan ng 60% to 70%. Yun. And mind you, no, yung 60% to 70% na success rate, eh, dependent talaga yan sa iyong personality, hindi sa, siyempre, personality nila yung pinag-uusapan, hindi personality mo. Yun. Okay? I hope I was able to answer that, Maya. So, going back, let's go back to Fibonacci. Nasaan na tayo sa Fibonacci? Okay. Now, it happens in nature, di ba? Kung nakakita na kayo ng kawayan, di ba may mga buko ang tawag nila, eh, o kaya yung node, no? The difference between the 3 nodes, no? Eh, yung gitnang node, that's roughly about 61.8% of the total height of the 3 nodes, no? Of basically yung dalawang ano niya, dahil kasi yung pangatlo nasa gitna. Oh, ganun din sa pine trees, no? Yung difference nung ano niyan is roughly about 61.8%. Now, since nakita na to, yung sequence na to, in fact, there was even an argument na they wanted an AI to print the perfect face using the Fibonacci sequence. Eh nung, siyempre, yung proportion nung mata, nung ilong, nung tenga, nung labi, nung left palate, no, everything the works, no, yung tangos o pangunang ilong, no, lahat ginamit Fibonacci sequence, no. It turns out maganda yung itsura nung babae, no, kasi yun na nga, perfect na nga siya, no, for some reason nagandahan ako. So since nangyayari yan sa nature at nangyayari yan sa pag sinabing nature including space, no, if you're familiar with the arrangement of our Milky Way, no, na spiral siya, you will also notice that the yung pagka spiral niya is in a Fibonacci sequence, no. Alam niyo yung shell ng mga suso? Yan. Kapag dinissect niyo yan, that is also a Fibonacci sequence. Now, marami na akong examples, no? Ngayon, traders understands that is already a golden ratio. It happens in nature, no? And by freak accident, na-imbento ni Leonardo Fibonacci ito. So, yung mga traders naman ngayon, they try to use the Fibonacci levels or sequence on trading also. No? And the way to do that is by creating or plotting the Fibonacci lines on the technical chart. No? So, Fibonacci retracements indicate areas of support and resistance, no, at the key Fibonacci levels before it continues in the original direction. These levels are created by drawing the trend line between the two extreme points and then dividing the vertical distance between the key Fibonacci ratios of 23.6, 38.2, 50%, and 61.8%. No? Basically, ano ba yung 100 minus 61.8%, eh di 38.2%, di ba? So, ginagamit natin yan, no? Dito sa ating trend lines, no? It acts
as a support or a resistance. So may mga traders na gumagamit niyan. I particularly use this, no. Kapag nagse-set up ako ng long-term trades, ginagamit ko ito. I cannot stress this enough, no. I only use Fibonacci for long-term trades. More particularly if I'm trading my own money, no. If I'm trading my own money, di ganito yung trading ko, no, long-term. Kasi I don't want to waste time and resources by closely monitoring the price levels every day. It will, you know, make me crazy. However, kapag I'm trading other people's money, I'm using a different approach to that, no? Hindi sa long term. Kapag OPM, as much as possible, gusto ko intraday, pwede nga, within 5 minutes, eh, nakalabas, pasok na ako. No? Para pagka naka-hit na ako nung quota ko, then I can, you know, rest from trading and then do something else, diba? So, ganun yung gamit ng Fibonacci. However, if you want to use Fibonacci on intraday, like in 1 minute, you can also do so. Wala namang pipigil sa'yo dyan. Okay? Now, again, ito yung Fibonacci, you know? Kapag nag-create ka, paano ka nag-create ng Fibonacci trend lines? You connect the highest and the lowest. So from 0 to 100, lalabas dyan yung 50%, lalabas din dyan yung 61.8%. However, baligtarin mo yung 61.8%, eh yan yung 38.2%. Okay? Now, ano yung 23.6? Ito yung difference between 38.2 and 0. Okay? So, yan po yung paggamit niya, no? Pwede natin gamitin yan sa long term. Okay? To use the Fibonacci, ito lang yung, ano, i-hover niyo yung mouse ninyo dun sa icon na yan, lalabas yung Fibonacci retracement. And then you create the low and the high, and then it will identify several line for your support and for your resistance. Okay, so ayan po siya. Now, it's very similar to the equidistant channel. Yung equidistant channel naman, it will create both the support and the resistance, no? In equal talaga siya. So, kung may kita ninyo, lumampas pa nga yung point na to. Kasi equidistant ang ano, di, siguro nung nag-clean natin ito, ginamit lang ito at saka yan as the center of the equidistant channel. So, lalampas at lalampas, like in this case, at saka doon. Okay? So, next naman is the Bollinger Band. It was developed in the 80s, no, by John Bollinger, no, to identify the real-time volatility for a particular currency pair, no. Traders keep close eye on the volatility because a sudden increase in volatility level is often the prelude to a market reversal, no. Bollinger bands are placed over the chart and consist of a moving average, no, together with the upper and lower bands of the channels, no. Ang paggamit naman ng Bollinger band is by way of using the middle band as the reference point. Kapag nasa taas ang presyo, tapos biglang nag-break dun sa middle band, no, kunwari nag-break below, that's the time for you to consider selling. Tapos kapag nag-break naman sa ano, sa taas, no, ng middle band, that is the consideration for you to buy. So, middle band ang iyong reference point. Pag nag-break below, you sell. Pag nag-break above, you buy. Now, ito naman yung RSI. Yung RSI, no, very similar ito sa stochastic. Pero isang line lang siya.
wala na siyang average, no? And to be honest, the RSI computation is very similar to the stochastic, no? Kumbaga ito yung percent K. Ang nawawala lang sa RSI ay yung percent D, which is the moving average of the percent K, no? Isang line lang. Tapos hindi na siya 80-20, but instead 30-70. So mas ginawa nila mas conservative. It has to have a cleaner break above the 30 and a cleaner break below the 70 to be considered a trade. Okay? Questions po. Para matatapos tayo talaga ng maaga rito. Ayan. Para ma-compute ninyo or ma-plot ninyo yung RSI, all you have to do is go to insert, oscillators, and then relative strength index. At kapag sinik nyo na yan, lalabas na yung RSI dyan. So if you will notice, you know, it is not 80-20 but 30-70. Yan. So same principle, no? A break of the 30 going up, that is the time for you to buy. Si Andrew, may tanong, which is better for you to use? Stochastic or RSI? Magandang tanong yan, Andrew. No. Parehong maganda eh. No? Pareho silang maganda yung conversion, no? O yung success rate. No? Ang question dito is, how will you use it? Will you use it via using the shorter time frame or longer time frame? Ito yung nakakainis for me, ha, dito. Kasi pwede mong palakihin eh, or palayuin yung time frame eh. Let me stop my screen here for the moment and then I'll turn on my MT4 so that I can show you. Ayun. Sandali lang po. Pupunta lang tayo. Teka lang, ha. Ang dami kong naka-open eh. Kaya open ko lang yung empty. Ayun. Share the screen. Nakikita po ba ninyo? Yes, kita na, sir. Okay. Lagay tayo ng RSI. Ito yung sinasabi ko, Elizer, no? Sino ba yung nagtanong sa akin? Marian and Claire, no? Ito yung sinasabi ko, yung period. The default is 14. No? If I click OK, magpa-plot siya dyan. Pero let's put in another RSI. But this time, instead of 14, let's choose 75. Sobra naman. Pangit. Sorry. Gawin na lang natin 21. Ayan. Sorry, medyo, ayan. Nakita niyo yung difference. Palitan ko rin yung 14. Gawin kong 7 yan para mas define yung ano niya, yung movement niya. Ayan. Clear, Mayan, di ba? Kung makikita ninyo, mas malikot yung 7, mas suwabe yung 14. Yung 21, di ba? So, depende talaga sa trader yan. Kunwari, si Clear, ang gamit niya 7. Tapos si Mayan, ang gamit niya 21. So, mag-iiba talaga ang inyong mga entry points at saka exit points. You see what I'm trying to get at, no? Magkakagulo 'yan, 'di ba?
dito, nakailang beses ka nag-stop dito eh. Dito rin, ha? Maganda yung buy mo, maganda rin ang, maganda ang sell mo, maganda rin ang buy back mo dito. Pero ilang beses ka nagkamali. Dito, mas maganda yung ano niya, mas suabe kasi dito ka pinag-sell at dito ka nag-buy back. Diba? So, medyo depende sa inyong mga ugali or inyong risk aversiveness, no? Kaya gumagamit kayo sa iba-ibang time frames, no, do sa parameters. This is what I do not like about this type of oscillators, no. But these are popular, no. I seldom use them, by the way, no. Kasi nga dun sa premise na hindi ako kampante, baka nagiging bias ako. For now, I might be comfortable using 7 as my parameter. Pero pagka hindi na nag-work yung 7, I will change it. And then, change it to 21. And then, I'll say, oh, dito na lang ako. And then, I will be frustrated kapag hindi na, para pagka false positives na yung binibigay sa akin. And then, I might change it to another time frame again. So, in essence, depende sa mood ko yung time frame, yung parameters na na ilalagay ko dito. Diba? So, palitang tanggalin ko lang yung mga ano. Now, let me use the indicator that you are not supposed to mess up, no? Yung MACD. Yung fast exponential moving average na is 12. The slow moving exponential moving average is 26. And then the MACD slow moving average should be 9. Dapat 12, 26, and 9. Hindi dapat ginagalaw yan. Parating ganyan yan. And this is what I like about this, no? Kasi hindi na pwedeng palitan yan eh. Yun. Yung iba pinapalitan, pero dapat hindi. No? Ito lang talaga siya, 12, 26, and 9. No? So, kapag in-okay ko yan, ito yung maganda rito. No? It will tell me when to buy and when to sell. If you will notice, no, very seldom siya magkakaroon ng whipsaw. Ano ang whipsaw? Ito yung signal for you to enter, tapos biglang after two time frames, biglang nag-reverse siya. Ibang usapan natin sa mga technical indicators, eh, it provides us trend reversals. So, kung nakabuy ka kanina, magse-sell ka na ngayon. May question ba? Asan na sila? Clear, Mayan? So, I hope that was able to answer your question, ano? Claire, you can use the RSI or stochastic in any time frame for a newbie which is favorable. Ronald, I would say try both and then find one that you're comfortable with. Eliezer, mamaya na yung stop loss dahil di pa naman tayo doon, ano? Ayun. What is slippage and why? John, I'll that is not on the topic. I'll ignore that question muna, no? Si Ramel, maganda siguro yung 7 pag nag-scalp. Oo, kasi malikot. Diba? It will give you a signal to buy. It will give you a signal to sell in a very short time. So, tama yung assessment mo, Ramel. It is good to use a shorter time frame. In this case, yung 7. Eh, pwede pang mas tighter dyan, 3. Diba? So, it's really up to you. Si Mayan, may tanong, how will we know magpapasok ng order sa MACD? Yes, i-ano natin yan. Sagutin natin yan. Like sa stochastic, pag nag-buy sa level 20, paano mo malalaman ng price na ilalagay sa TP? Abilin, wala kang ilalagay na price sa TP. Kasi di ba ang binabantay na natin yung trend reversals ng oscillator. So yung stochastic mo,
It doesn't tell you in advance what the take profit will be. It will only tell you that it is about to reverse the trend. So kung nakabuy ka, no? So saan ka maglalagay ng TP? Kapag nag-reverse na, pag nag-break na siya sa 80, 'di ba? Kasi sabi mo ah, nag-buy ka sa 20, kailan ka maglalagay ng TP? Wala, hindi ka maglalagay ng TP. Iti-take profit muna siya kapag bumagsak siya below 80. 'Yon, manual siya, tama. Manual lang pag-close niya. Now, going back to Marian's question. Paano malalaman kung makakapasok ng pag-order sa MACD? Ganito yan, Marian. If you will notice, lakihan ko ha. Ayan. Di ba yung oscillator, yung line na yan, yung itong line na yan, no? Yung oscillator minsan nasa taas ng line, minsan nasa baba ng line. What it means is that the line is zero. No? Now, buy yan kapag below, above zero. Kagaya nitong type, itong time frame na to, no? Nung time na to, di ba naka zero, naka negative sa kanina. And then after the next time frame, di ba nag positive na. Nung nag positive, that is the signal for you to buy. You buy here, continue buying until mag-reverse. So sa nag-reverse dito na. So nung nag-reverse dito, this is the time for you to sell whatever you bought there. So buy ka dito, sell ka dito. Di wala ka na sa market, Marian. Eh gusto mong i-take advantage. Di ba ang usapan naman eh, kapag below zero, it is a sell signal. If it's above zero, it is a buy signal. So nung time na yan, wala ka sa market dahil na-liquidate mo na yung buying mo, you can enter a new order here by selling. And then you will hold on to the sell until yung line maging positive. Saka ka lang magliquidate ng selling mo. This is a 15-minute time frame. Pag minug natin sa 1 minute yan, mas evident yan. Diba? Okay. So, kung i-compress ko to, tingnan mo naman, napakaganda ng sell order. Oh, ang haba. Pinag-sell ka dito, tuloy-tuloy ang selling mo until dito. Diba? Kasi nag-positive dyan. So, nag-buy ka. Unfortunately, after the buy, on the third time frame, may third minute, pinag-sell ka na. Kasi dito. So, that trade may be a loss. Tapos, na-whipso ka na naman uli. After fourth minute, nag-signal na naman siya ng buy. So, you hold on to the buy until ito, mag-signal na ng reversal. So, Maya, napakasimple lang paggamit ng MACD. And you don't have to change the parameters. It's always 12, 26, and 9. Okay? Yan. And if you will notice, every minute, nagkakaroon ng flat dito. So itong ginagamit ko, no? Kadalasan, extensively, if I'm trading long term. Tingnan mo, sa 1 minute lang, ang ganda ng tubo ko dito, di ba? Ang maganda sa MACD, no, pag mali siya, nai-indicate ka agad. Kagaya nito, ito, mali ito eh. Pinag-buy ka after 3 minutes lang, i-sell na kagad. Pinag-sell ka after 4 minutes, pinag-buy ka. Ang tawag namin dito is whipso, no? So, it happens, no, na nagkakamali. So, itong time, itong 7 minutes na to, eh, siguro may inis ka. Eh, kasi nga, yung first 3 minutes, sweep, so lintik na yan. Tapos, eh, pinag-sell ka, hoping na maglilinya niya pababa. Pero on the fourth minute, eh, nag-buy. So, may inis ka na naman. But, if you follow this stringently, tingnan mo naman, ito, ang laki ng profit mo. Ito, ang laki ng profit mo. Dito, malaki rin ng profit mo. Kaya ng kapalan itong dalawang maling order na to. And if you're not in the market now, no, are you going to enter the trade by buying? No. You wait for that price, wait for the oscillator to give a trend reversal. Tingnan mo, kala natin, di ba, pababa na? Pero tingnan mo, umakit uli. So slowly,
Itong MACD, mag-create ng histogram niya, napaakyat ulit. So on and so forth, tuloy-tuloy yan. Until such time na maging reversal siya, negative na yung histogram. Yung histogram, ito yung mga lines na yan. It's either above zero or below zero. Above zero, below zero. Above zero, below zero. So yan ang paggamit ng MACD. And Mayan, do not change the parameters. Dapat, ano yan? 12, 26, and 0. Manual TP yan. Yes. Lahat ng mga tinuturo ko sa inyo, wala ng stop loss, wala ng TP. Kasi, you're trading it based on the indicators, di ba? In fact, kapag ako nagtitrade ako ng MACD, ganito itsura ng chart ko. Hindi ko na tinitingnan yung candlestick. Anong tinitingnan ko? Itong MACD. Yan. Even if I compress this, ito doon na pala. Ayan. No? Diba? Tingnan nyo ang lalaki ng mga ano, mga profits at saka yung mga losses naman. Kung meron man, maliliit lang. Ito yung mga tinatawag na whipsaw. No? So, ganyan ang itsura ng aking chart. Maliit na yung ano, kandila. Malaki yung oscillator or indicator. Si Belen, pag buy po sa MACD, kailangan din po ba buy sa parabolic SAR before entering the trade? Ang advance mo, Belen, ha? Tinitignan mo din yung chart ko kagad dahil kasi porque may SAR. Next topic yan. Sige. Ganito, Belen. Yung MACD, maganda sa long term. Tingnan mo to. Ang ganda ng paglipad niya rito na nasakyan ng MACD. Diba? Yun. Let me redefine this again. I use the MACD to trade long term. So, when I say long term, I don't want to enter the market in and out, in and out, in and out. No? The reason being, kasi I try to make as less mistake as possible. No? So, ginagamit ko ang MACD kapag pera ko ang tinitrade ko. Clear yan, ha? Pero, di ba nagtitrade din ako ng OPMs, no? Baka hindi nyo alam. Tanungin nyo na lang kay Miss Sally, no? I can also trade for you. Siyempre, for a fee. May bayad dyan. May talent fee ako. I can trade for you. So, I have a pool of clients that I'm trading right now, no? Let's say, Belen, ikaw, client kita, no? Syempre ang gusto mo mas maraming resulta, 'di ba? So mas gusto mo mas maraming trades. So hindi practical gamitin yung MACD sa account mo. So ang gagawin ko para naman ma-satisfy ko yung iyong craving, magte-trade ako not using MACD but I will use that my trading using the SAR. Ayun. So, Belen, I hope it answers the question. Si Claire may tanong. Pag long term, ilang oras po or araw ang inaabot? Claire, minsan linggo ang long term ko. Minsan buwan. Kaya malaking time frames ang ginagamit ko. Now, going back, lalakihan ko to, Claire, para nakikita ng mga karamihan yung parabolic SAR. Anihin ko lang muna. Yung parabolic SAR is an indicator that does not need any adjustments, no? Unlike yung RSI at saka yung stochastic, no? Yung step niyan is always 0.02 and the maximum is always 0.2. You don't need to change the parameters. So I click OK and this is what it looks like, no? Now the SAR are dots on the chart itself, no? And they are plotted in two ways. One below the chart, below the candlestick, or two, it's above the candlestick. You will never see the dot
to be above and below at the same time, no? So parating meron yan above and below. Yan lang yan. Now, ano ang gamit ng SAR? Kapag ang that ay nasa ilalim, that is a signal for you to buy. Like in this case, this very minute, that is a signal for you to buy. So dapat clinic nyo na yung buy order. That's it. Nakabili na ako. And then, on the second minute, nandiyan dyan na yung that, no? Now, bakit tinawag na SAR? Kasi stop and reverse. So, ito yung buy ko, alam nyo kung nasa ng stop loss ko. Ayun. Kung ano yung number na to, 1.09761. That is my stop order. I will hold on to my buy until yung that ay nasa taas na. Kasi ibang usapan, a dot above that price is a signal for you to sell. Do you follow? So clear, ganito yung magiging ano natin. No? Maganda nga eh, biglang nag-flat siya sa ilalim eh. So that was a signal for me to buy, so nag-buy na ako. Without analyzing the market, technical na lang yan. Ito na lang. Wala akong ibang titignan dyan kung hindi yung dot. No? In several minutes from now, the reversal might happen. So, I will act accordingly. So, nasan ng stop loss ko? Nandito na ngayon. Ang stop loss ko now is 9,760. Kanina, 9,761. And before that, no, ito yung stop loss ko. 9,760. So, ngayon, umaakyat na. Diba? So, lumiliit na yung aking risk. So I will hold on to that until yung mga dots tuloy-tuloy na paakyat until such time na yung dot itlinat na nila above my candlestick. So ganun yung paggamit niyan, clear. So I will continue holding on to the buy until yung dot nasa taas. Remember, this is 1 minute, ha? So can I trade this with 1 day, with 1 month? Pwede rin. Pero sa akin kasi, since napakalakas ng galaw ng SAR, it makes no sense to trade the SAR on 1 minute. Kasi pang talagang gamit nito, eh pang chupita lang. Pag sinabing chupita, you day trade. No? Get in and get out within the next couple of minutes. Kanina nasa 63 na yung stop loss ko, di ba? Tingnan natin. So 65 na. So let me ask you this. Kung yung trade ko, ilabas ko na yung terminal. Ha? Sandali. Diba nakabuy na ako? Diba? Dahil kasi nga, diba nung nagpindot ako, ito. No? So, kailangan ko ba palitan, ilagay ng ilagay ito? Eh, adjust ako ng adjust. Kanina, 90. Tapos, nung second minute, nasa 91. Yung third minute, nasa 93. Etong minute na to, this very moment, nasa 65. So, i-create ako ng stop loss ko dito, no? So, 1.0965. Dito. So, lalagay ko yan dyan. Ba't wala? 09766. Ulit. 09766 na. Ayun, yun yung dot na yun. Kailangan ko ba ilagay pa yan? Eh mamaya after 1 minute, meron na naman dot. So, di ba? Maya adjust ako na adjust. Hindi na. Trabahong tamad tayo eh. Let's work smart. Tayo natin, pagka nagkaroon na ng dot sa taas, whatever the price is, cut loss na. Click mo na lang ito. Ayun. So, nakailang minutes na tayo? 5 minutes na. So, for the past 5 minutes, o ngayon, 6 minutes na. Ano na yung dot? O, 68. Papalitan ko na naman ba ito? Diba? So, nakakapagod naman. You see what I'm trying to drive at, no? So it really makes no sense to put in the stop loss or even the take profit kasi
Ang magbibigay naman sa akin ng signal na yan will be the SAR, the dots itself. So I no longer need to plot, replot, replot ako ng replot. Imaginein mo eh, kung mahaba yan, kagaya nito, ilang beses, na nag-adjust ng stop loss mo. Eh, kaya nga tinawag na SAR yan eh, dahil kasi stop and you reverse. So right now, yeah, I'm buying, di ba? Kabaya ko. So pag ang SAR nasa taas na, that is a signal for me to stop my buying and reverse my position, which is now to be selling. So ito na yung bagong ano, 770 na. So papalitan ko na naman to. So hindi na siya 68, 770 na. So ano eh, di ba? Napaka-tedious. So malapit na akong tamaan. Actually, tinamaan na nga ako. Ayun. So mamaya, next minute, lalabas dito yung plot, yung bagong dot, no? And then, since wala na ako sa market, I will enter a sell order. So, ganun lang po ang gamit ng SAR. Balikan ko yung may nagtanong kanina. Si John Carlo, what is slippage and when, why does it happen? What is its effect on the trader? Slippage happens when so many interbank quotations are being bombarded, no, to us by the liquidity providers. No? Sa Tikmil, there are several liquidity providers. For this particular moment, no, sa euro-dollar, eh, siguro mga 100 to 150 quotations are being thrown at us from different liquidity providers. Now, slippage happens when you try to buy, tapos na, you're expected to get it at 0980, pero nung pagkapindot na pagkapindot mo, biglang naging 0981. So sasabihin ng system that you are out of range, no? Ibig sabihin nag-iba na yung market. So yun ang tinatawag na slippage. Now, what is its effect on the trader? What do you mean effect on the trader? Eh di mag-enter ka uli ng market order if that's what you're trying to say, no, or you're trying to ask. I don't see the effect. Slippage happens. It's normal. So, lalo-lalo na sa mga high volatility events, no? Kagaya nung Friday, lahat naman siguro kayo nanood nung Friday. Ano nangyari nung Friday? Ang lakas ng market, di ba? Ang lakas ng lipad ng euro-dollar. Had you tried entering at that very moment, hindi ka makakapasok kasi nag-iiba ang presyo kagad. Sa sobra bilis, eh, mahigit 100 points ang itinaas eh. So you were trying to get it at 0-0 pero yung ibang mga bangko nagbibigay na sa 25. Definitely, mayroon kang slippage na. And are you supposed to blame the interbanks, the market makers, yung mga nagbibigay sa'yo ng mga presyo? I hope not. No? Hindi naman nila kasalanan yun. Mabagal ka tumira eh. So, ano effect nun sa trader? Wala. E di mag-enter ka uli ng trade. From your line of question, siguro, Giancarlo, you think of a slippage to be detrimental to the trader, which is not. No? It is a normal occurrence in the forex market. Okay? So, yun. Claire, ano yung oras po bang araw ang inaabot? Ang alin? Long term. Ayun na nga, no? Nasagot ko na yun. No? To me, long term minsan buwan. No? Si Mayan, anong indicator po yung pwede pang short term? Ito, yung ginagamit natin ngayon, SAR. Ayan. But, ladies and gentlemen, no, I'd like to stress this out. I see a lot of Facebook posts, no. May mga bayad yung iba
ako din, may bayad din ako, no? We're offering this for free kasi malakas si Miss Sally sa akin, no? Para, in fact, marami ng utang si Miss Sally sa akin. Now, I'm offering, we mga nakikita ko sa social media, no, na nag-offer sila ng mga expert ano nila experience, no. But to be honest, no, the way I see technical analysis or a technical approach in trading, eh ganito. Marian, Claire, magkakaiba tayo ng ugali. I'm pretty sure of that, no. Iba yung inyong risk aversiveness sa risk aversiveness ko compared to Marian and to Claire, di ba? Magkakaiba tayong ano niyan ng risk appetite natin. Now, having said this, no, this is the reason why hindi po pwede na pilitin ko sa inyo, do not use this is oscillator, do not use this indicator. Gamitin mo lang yung aking indicator. Ito yung malaking anomalya nakikita ko sa mga social media, no? Yung mga nag-o-offer ng training, no? Tige 80,000, tigwa 100,000, no? May kalahating million pa nga yung iba, no? Bakit mali ang tingin ko sa ganun? Kasi nga iba yung risk aversiveness ng bawat isa. Hindi siya pare-pareho, no? I'd like to consider this, no, a good example. Yung mga nagmamaneho, may mga, pag tinignan mo ang EDSA, mayroong mga aggressive drivers diyan, no? At mayroon ding defensive drivers, no? What I'm trying to say is, yung mga aggressive drivers, siyempre, malaki yung risk appetite niyan. Parang aarangkada yan, haharurot yan. Walang pakialam yan kung ma-aksidente o hindi. Kasi naka-inculcate na sa kanyang pag-iisip na ano yan, no? Yan yung risk appetite niya. Pero meron din mga defensive drivers, no? Ito naman yung talagang ayaw magasgasan, ayaw maputikan yung mga kanyang sasakyan, di ba? So talagang nag-iingat. Pag may nakitang putik, talagang hihina-hina yan, dahan-dahan. Itsusubukan iwasan. Kung hindi kaya iwasan, dahan-dahan dadaanan yung putik. No? So, magkakaiba tayo ng risk aversiveness. Claire and Marian, tayo tatlo muna. Huwag na natin isama yung other 62 participants. Now, bakit importante yung risk aversiveness? Yung character natin, magkakaiba. Kaya, what works for me doesn't necessarily mean it will work for you. No? Merong mga, ang daming nagtanong sa stochastic, ang daming nagtanong sa RSI. No? Come to think of it, hindi ako makapagbigay ng assessment. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ko ginagamit. Pero did you hear me tell you na huwag nyong gamitin yan kasi hindi ko ginagamit yan? No. Ang sinabi ko, you try it out. May tanong pa nga kanina na ano yung success rate naman ngayon. I gave my honest assessment kasi based doon sa mga kakilala ko na gumagamit ng indicators na yun. So you see, magkakaiba tayo ng risk aversiveness. So when it comes to technical indicators, I'd like you to try all of them. And then, find one that you are comfortable with. Yun ang gamitin mo. Huwag niyong gamitin yung ginagamit ko porque ginagamit ko. Kasi magkaiba tayo ng ating indicators na ginagamit. No? Yan. And mind you, no? Yung risk aversiveness na yan, relative yan. No? I am a defensive driver when I am in my car. Kasi oftentimes, the reason why I am driving my car is that I am driving my family around, no? So I have my daughter, my son, no? And I have my wife inside the car. So medyo praning ako, medyo defensive ako dyan, no? Hindi ako malikot
sa ano at mapagpasensya ako pag nagmamaneho. Yan. However, like I said, it's relative, no? I also have a sports bike, no? And when I'm riding my sports bike, eh para ako nagiging demonyo sa kalye, no? Kahit mga truck diyan sa NLEX, eh, inaahitan ko 'yan, no? Bakit naman ganun yung nagiging ano ko sa ugali ko? Kasi kung maaksidente man, ako lang. Hindi dama yung pamilya ko. So, medyo aggressive ako. There are times that I'm aggressive. There are times that I am defensive. This is very similar to my trading attitude. No? If I'm trading my own money, I'm very defensive. If I'm trading other people's money, I'm very offensive. Raratratin ko yung market. No? So again, Marian and Claire, try nyo please, please try nyo po yung mga iba-ibang indicators. And then let me know. I don't know how you will let me know. Tell Sally or Kathleen, no, kung ano yung na-discover ninyong oscillator na magandang gamitin. Yan. Yun, clear. Yun sana favor ko, no? Anihin ninyo. Pag-aralan ninyo, matagal na ba kayo nagtitrade? May 1 year na ba? May 2 years na ba? No? I'd like you to tell me your story, Claire and Maria, no? And the rest of you, tell me your story. Paano kayo nagtitrade ng technical? And please ha, ayoko sanang naririnig na nag-attend. Pwede kayong mag-attend so long as it's free. No? Pero kwento niyo na lang sa akin kung nakapag-attend kayo ng mga seminars ng mga so-called experts, no? Kwento niyo sa akin kung pinagpipilitan ba nila yung kanilang technical indicator sa inyo o hindi, no? I am probably the only one that will never tell you to use a specific indicator or insist that you use my specific indicators, no? I also have my own EAs, no? Pero I'm not broadcasting that. Merong nagtangkang humiram nung EA ko, eh di pinahiram ko. Eh tapos nasunog yung account niya, no? So are you to blame me? No. Subukan mo kung pagbintangan na aksisihin, eh talagang mura abutin mo sa akin. Dahil kasi use it at your own risk appetite. And remember, walang perfecto sa trading. Kapag sinasabi nilang perfect yung trading nila, robot. Pag may nagsabi na perfect yung trading nila, lumayo na kayo. Only God can be the perfect trader, no? In my close to 30 years of trading, no, wala pa ako nakikita na perfect trader. Kaya merong isang radio interview educator siya. Tapos pinagyayabang niya sa klase niya na consistent siya, 10 out of 10, no? Ang success rate niya. Di pinagyabang niya ngayon, no? I was being interviewed on radio, tapos tumawag yung loko. Tapos sinabi niya, "Oh, kilala mo ba si ganitong guru?" Sabi ko, "Yeah, I've heard of him. I know of him." Tapos, is it true na perfect niya, kayang-kaya niya, consistent siya na he gets trades 10 out of 10? Di, siyempre, sinabi ko, kung ganun yun, di, maganda yun. Pero, in my experience, wala pa akong nakikita ng perfect 10. Kasi kung kaya niyang consistent yung 10 out of 10, di kaya rin niya yung 100 out of 100 trades, di ba? Or 5,000 trades out of 5,000. Kasi consistent nga siya. Hindi. So, with that, clear yung EA, expert advisor or robot. Yan yung tawag namin dyan. Ayun. So, medyo humaba na yung kwentuhan natin. But we're out of time. Sorry. Ramel, sorry ah. Tatlong
we should have coffee or beer, no? And then you tell me your story about your three trading accounts. Ayan. So, Miss Kat, Sir Shem, we're done here. Unless may questions pa? May isang question, sir. Yung pag RSI daw po, saan inilalagay ang SL? Sinagot ko na yan. Walang SL, di ba? Ang RSI will give you trend reversals. Breaking the 30 or breaking the 70. So that's where the stop loss and the take profits will be. Thank you, sir. Mm-hmm. Okay. So, magandang gabi. Okay Hasta po. thank you, sir. Sir Nathan, dun sa learning namin tonight about technical analysis and yun nga po yung mga indicators. Talagang there's no such thing as perfect indicator and no such thing as perfect trades. Sabi nga natin, si Sir Nathan is been into this business for almost 30 years na and nagkakamali pa rin po siya. In fact, mas madali po naming natatandaan yung losses kaysa dun sa winnings. Hindi pa lang nabanggit ni Sir Nathan but I know sa mga susunod na webinars pa. And guys, maraming salamat po sa mga umattend and I hope you guys na marami po tayo natutunan tonight. And alam ko po na mas pwede niyo pong ma-share sa iba para po mas marami pa tayo tomorrow and up to Wednesday na lang po yung ating webinar, no? So I hope guys maka-attend po at makumpleto natin yung webinars natin. Thank you Sir Shem, thank you Ma'am Kathleen po sa webinar natin tonight. And guys, before we leave, I'm requesting po yung mga gusto pong mag-avail ng ating recorded video, please leave your email addresses po sa ating chat box. And yung mga masasendan lang po natin is yung mga verified account po na na meron na sa Tikmil. Again, ang masasendan lang po ng ating recorded webinar is yung pong meron ng account sa Tikmil. Okay? So, si Ma'am Kathleen po ang magsisend sa inyo. So, in any case po, you have questions, send lang po ng email or send lang po ng PM sa amin. Alright? So, again, before we close, Pastor Shem, please. Sige po, tayo manalangin. Thank you, Father. We thank you, Lord, for the knowledge. We thank you, Lord, for giving us understanding. At nawa, Panginoon, ito ay mag-sink in sa amin, ma-try namin, makita namin ang aming soft spot, ideal spot sa pag-trade, Panginoon. At with the guidance, Panginoon, ng ni Sir Nathan, ni Ma'am Sally, ni Ms. Kat, sa mga MIBs, Panginoon, ng Tikmil, ay magkasama-sama kami na ma-achieve ang aming mga purposes kung bakit kami nag-aaral nito, Panginoon God. At nawa, Lord, sa aming mga natitira pang oras ngayong gabi, bigyan mo kami ng magandang pagtulog, Panginoon God, at bukas ay gisingin muli kami sa isang panibagong araw na kaloob mo sa amin. Taglay ang pag-asa na kami ay iyong tinutulungan sa lahat ng aming mga gagawin at ang aming mga pangarap. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. 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 Ayan. Thank you so much, Pastor Shem, sa ating prayer. And guys, again, thank you very much sa pag-attend at binigyan nyo kami ng oras, no? And pwede na po kayo mag-dinner with your family. Enjoy the rest of the night. So again, kita-kita po ulit sa tomorrow. Same link, same channel. Sir Nathan, thank you. Thank you. Thank you so much po. And salamat po again. Guys, leave your email addresses po, Sir Nathan. Okay. Doon sa mga hindi pa nakakapagbigay ng email address. Okay? So, thank you so much, Sir Russell. Thank you so much, Sir Ian. Sir Joji. Sir, si Ma'am Iza. Thank you so much. Sa lahat na lumatend, no? maraming salamat. Hindi ko na po kayo isa-isa. And thank you po sa patuloy na pag-support sa Tikmil Webinars. Alright, so Ma'am Kat, are we done? Yes, ma'am. Okay na po. Okay. All right. So, thank you so much, guys. Ayan. Thank you so much again, Pastor Shem. All right. Okay po. Bye, everyone. Meeting po natin. Thank you. Bye-bye.